10 syudad na malapit ng lumubog. Ang ating mundo ay napapaligiran ng malawak na parte ng katubigan at ang parting kalupaan naman ay inuukupa nating mga tao. Ito ang nagsisilbi nating tirahan na kung saan ginagawa natin ang iba't ibang malalaking gusali, lalo na sa mga syudad. At sa dami ng syudad sa buong mundo, alam mo bang ilan sa mga ito ay nanganganib ng lumubog o lamunin ng tubig? Welcome sa Maharlika TV! Sama-sama nating alamin ang ilan sa mga syudad na malapit ng lumubog. Jakarta, Indonesia. Ang Jakarta ang capital city ng Indonesia na mayroong populasyon na aabot sa mahigit 9 milyon. Napag-alaman na ang syudad na ito ay lumulubog ng mahigit 6 pulgada taon-taon dahil sa labis na groundwater pumping na nagriresulta naman ng pagbabago ng pressure at volume na siyang naging dahilan sa pagbaba ng lupa. Kaya naman dahil dyan ang syudad na ito ay maaaring lumubog ang malaking parte sa mga taong 2050. Kamakailan lang ay inaprubahan ng kanilang gobyerno ang planong paglikas ng lahat ng residente sa syudad, 100 milya ang layo mula sa Jakarta, upang maprotektahan sila sa mga malalaking pagbaha. At ang planong paglipat ay inaasahang aabot hanggang 10 taon at gagasto sila ng tinatayang $33 billion. Lagos, Nigeria. Ang Lagos ay ang syudad na may pinakamaraming populasyon sa Nigeria at sa kontinente ng Afrika. Dahil sa matinding global warming, patuloy na nasisira ang low coastline ng Lagos at unti-unting tumataas ang tubig dagat na siyang naging dahilan sa pagkalagay ng syudad sa panganib. Ayon sa pag-aaral ng University of Plymouth noong 2012, napag-alaman nila na ang level ng dagat ay tumataas ng 3 to 9 feet at iyon ang dahilan na kanilang nakikita sa posibleng paglubog ng syudad. Houston, Texas. Ang Houston ang pinakamalaking syudad ng Texas na may populasyong 2.3 milyon. Bagamat patuloy ito na umuunlad, mayroong mga bahagi dito na unti-unting lumulubog ng 2 pulgada taon-taon dahil din sa labis na groundwater pumping. Ang patuloy na paglubog sa mga parting ito ay siya ding magiging dahilan ng mas nakakapinsalang mga sakuna tulad na lamang sa pagtama dito ng Hurricane Harvey na winasak ang mahigit 100,000 mga tahanan at 30,000 individual ang nawala ng tirahan. Dhaka, Bangladesh. Ang Dhaka ang capital city at ang pinakamalaking syudad ng Bangladesh. Tahanan ito ng mahigit 2 milyong populasyon. Base pa sa report ng The New York Times, kumakaharap ngayon ang syudad na ito ng isang malaking banta ng paglubog dahil sa pagtaas ng level ng tubig dagat. Maari daw lamunin ng pagbaha ang 17% ng kalupaan dito at mag-displace ng nasa 18 million citizens sa mga darating na 2050. Venice, Italy. Ang magandang lugar naman na ito na paboritong pasyalan ng mga turista ay unti-unti na ring lumulubog ng 0.8 inches kada taon. Bilang paghahanda sa posibleng mga pagbaha, sinimula ng Italy ang paggawa ng isang barrier sa baha na binubuo ng 78 mga pintuan sa kabuuan ng 30 mga bukana nito noong 2003. Ang proyektong ito ay inaasahang matatapos noon pang 2011, subalit parang hindi ito handa hanggang sa taong 2022. Nang humagupit sa Italy ang ilang serye ng mga bagyo noong 2018, hindi pa rin natapos ang 6.5 billion na proyektong ito. Kaya naman nakakapangilabot na mga pagbaha ang kanilang nasaksihan, mga pagbaha na sinasabi ngayon lang nila naranasan. Virginia Beach, Virginia. Ang Virginia Beach ang nangunguna sa may pinakamabilis tumaas ang sea level sa buong Coast East. Parehas na mabilis ang pagtaas ng tubig nito, gayon din ang pagbaba ng lupa. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang Virginia Beach ay makakaranas umano ng pagtaas ng sea level hanggang sa 12 feet sa darating na year 2100. Bangkok, Thailand. Ang syudad naman na ito ay lumulubog sa lalim na mahigit 1 cm taon-taon at ayon pa sa Guardian na posible na itong sakupin ng tubig sa mga taong 2030. Upang mapigilan ang pagbaha lalo na sa panahon ng tag-ulan, gumawa ang gobyerno ng Thailand ng 11 hektaryang park na kayang pumigil na aabot sa 1 milyong galon ng tubig. Ang park na ito ay tinawag nilang Chulalongkorn University Centenary Park. New Orleans. Mayroong malaking parte ng New Orleans ang halos nilamuna ng tubig. Ang ibang parte kasi sa lugar na ito ay lumulubog ng 2 pulgada kada taon. Base pa sa 2016 nasa study, tuluyan ang lalamunin ng tubig ang mga lugar na ito pagdating ng taong 2100. Rotterdam, the Netherlands. Ayon pa sa The New York Times, 90% ng syudad na ito ay below sea level. At habang patuloy na tumataas ang level ng tubig dito, mas mababagsik pa umanong mga pagbaha ang posibleng maranasan ng lugar. Upang mapigilan ang mga pagbaha tulad ng sa Bangkok, Thailand, gumawa din sila ng isang water parks na tinawag nilang Roam for the River para maimbak ang tubig at gumawa din sila ng mga storm surge barriers. Alexandria, Egypt.
Ang pangalawang pinakamalaking syudad na ito ng Egypt na sentro din ng kanilang ekonomiya ay nanganganib ng lamunin ng tubig dahil sa global warming. Patuloy ang unti-unting pagtaas ng sea level sa syudad. Sa katunayan nga, ilan sa mga dating beach dito ay tuluyan ng lumubog at nilamunan na ng dagat. Kaya naman sa darating pang ilang mga taon dahil sa global warming, napakaraming syudad ang posible pang sakupin na ng katubigan at tuluyan ng mabubura sa mapa. Ikaw kaibigan, paano mo ba ito mapipigilan? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat mga kaibigan hanggang sa susunod pa nating mga video.